pinakamanghamanghang lugar sa mundo kung saan di umano ay wala nga bang gravity? What's up mga ka-Uzi? This is Yodge once again, your favorite ka-Uzisa. Don't forget to subscribe and click the thumbs up and notification bell para ma-update ko kayo sa mga susunod kong videos. Ang gravity ang siyang dahilan kung bakit hindi tayo lumulutang sa kalawakan. Nananatili ang ating mga paa sa lupa, nakakapaglakad ng tuwid, saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Kahit nga, umiikot pa ang ating planet Earth. Meron nga pala talagang mga kakaibang lugar dito sa mundo na mahirap mapaniwalaan ang mga kakaibang taglay. So tara guys, at sabay-sabay nating usisain at alamin ang mga kwento sa likod ng mga lugar na ito. Ang Stone of Davasko, o kilala ding La Piedra Movediza, moving or shifting stone, na matatagpuan sa Tandil, Lalawigan ng Buenos Aires, Argentina. Ang napakalaking batong ito ay tinatayang may bigat na halos 300 tonelada o 272,000 kilograms. Maraming mga turista ang naintriga at naaliw sa kakaibang pagkabalanse ng napakalaking batong ito sa mismong gilid ng isang burol. Ang malaking batong ito kung pagmamasdan ay tila bahagya ng nakalapat at nakadikit sa lupa na sinasabing 1,000 taon bago gumalaw dahil sa kawalan ng gravity. Kaya naman laking gulat daw ng mga tao doon nang mahulog ito at masira taong 1912, ika-29 ng Pebrero. Ayon naman sa isa pang teorya, nainis ang mga taong nagkukwari sa naturang lugar dahil sa pagdami ng bumibisitang mga turista. At ang isa pang posibilidad sa pagkahulog nito ay ang mismong vibrations na nanggagaling mismo sa pagsabig sa kalapit na quarry. Pero dahil walang mga saksi, ang tunay na oras at sanhi ng pagbagsak ay hindi din naman nalaman at hindi na patotohanan. Dahil nga naging makasaysayan ang naturang higanteng bato, makalipas ang kulang 100 taon ay nagpagawa ng isang replika ng naturang bato na gawa naman sa plastic. Ito ay may bigat na 9 tonelada at inilagay sa parehong lugar kung saan matatagpuan ang orihinal na itinuturing bilang isang makasaysayang simbolo ng Tandil. Ang lugar na ito ay pinangalan ng Parque Lichico La Movediza. Kayo, ano ang opinion nyo sa higanting batong ito? Comment doon sa baba mga ka-Uzi ha! Kapag binisita mo ang Santa Cruz, California, for sure may magtatanong sa'yo kung pupunta ka sa famous tourist spot nila, ang Mystery Spot. Taong 1939, nang maisang pangkat ng mga surveyor ang nagawi sa nasabing lugar upang magsukat ng mga lupain doon. Laking gulat nila nang may maramdaman silang kakaibang puwersa sa di umano'y pabilog na bahagi ng lugar na halos 150 square feet ang sukat. Dito banda nila nadiskubre ang magnetic na puwersa na tinawag nilang Mystery Spot. Ayon pa sa mga artikulo, isang nagngangalang George Pather ang nakabili ng lupaing burol matapos siya makaramdam ng pagkahilo habang naglalakad sa lugar. Ang kakaibang paggalaw ng dala niyang kompas ay ipinagtaka din niya. Si George na isang elektrisyan, mekaniko at inventor ay napaisip na patayuan ng kakaibang bahay na hindi nagtagal ay binuksan din sa publiko taong 1940. Ayon daw sa mga tour guide, sa mga kwentuhan ay lumabas na noong unang panahon ay may bumagsak na bulalakaw sa lugar na siyang nag-iwan ng kakaibang bilog na spot na ito. Subalit ito ay wala namang patunay. May mga speculations din na di umano ay may cones of metal na pasikretong dinala at ibinaon dito sa Earth para magsilbing gabay at palatandaan ng kanilang spacecraft. Ayon pa sa ilan, baka nga ang mismong spacecraft ang nakabaon dito. Subalit kagaya din ng ilang mga theories, walang matibay na ebidensya na pwedeng magpatunay sa mga sabi-sabing ito, kaya nananatiling haka-haka pa rin lamang.
isa lang ang sigurado sa ngayon. Ang lugar ay nakakapagbigay aliw sa lahat ng mga dumadayong turista. Kaya naman nagkalat ang mga larawan sa internet na mga bumisita sa tinaguraang mystery spot na ito. Natila mga nakalutang, nakatagilid, at kung ano-ano pang anggulo na di mo magagawa sa iba mang pangkaraniwang bahay. Tunay nga kamangha-mangha at mapapabilib ka sa ganitong lugar, kung saan ang mga turista ay may layang tumayo sa kahit anong anggulo na tila hindi natutumba. Kaya naman kahit sino siguro ay maiintriga kung anong haba talaga ang misteryo sa kawalan ng gravity sa bilog na lugar na ito. Ito nga kaya ay disenyo lang ng matalino at malikot na pag-iisip ng may-ari at pawang optical illusion lamang? Ano man ang sanhi nito ay nananatiling misteryo. Ikaw ka, Uzi, ano sa tingin mo ang mas kapanipaniwala sa mga teoryang ito? I-comment mo sa baba para malaman din namin ang opinion mo, ha? Mt.Aragats Gravity Hill. Ilang kilometro ang layo mula sa Turkey, sa timog na lugar ng Armenia ay matatagpuan ang Mt.Aragats. Ang lugar kung saan ang kalikasan ay nagpapakita ng kakaibang kakayahan na may kinalaman sa gravity at tunay namang kinagugulat na mga bumibisita dito. Mayroong mga alamat tungkol sa ruta ng bundok na ito. Sino nga ba ang hindi mamamangha at maaaliw sa lugar na ito kung ang tubig ay dumadaloy hindi mula sa itaas pababa, sa halip ang daloy nito ay mula sa ibaba pataas? Weird, di ba? Mga kotse na walang driver pero kusang tumatakbo pataas kahit hindi pinapaandar at nakapatay ang makina. Ang cool, di ba? Ayon pa sa mga taong nakapunta sa lugar na ito, mas madali ditong lumakad mula baba patungong taas sa halip na mula sa itaas pababa. Ayos! Sarap siguro mamasyal dito, mga ka-Uzi. Bagaman ang mga hindi pangkaraniwang bagay na ito ay humahadlang sa physics, nangyayari ito sa ilang mga kalsada sa Mt.Aragats. Sinasabing ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, marahil ay dahil may nakaharang sa horizon. At kung hindi malinaw ang mismong horizon, posibleng nagkakaroon ng optical illusion. Hindi madaling hatulan ang dalisdis ng isang surface o ibabaw. At ito ang isa sa mga posibleng paliwanag ng mga kakaibang pangyayari sa ilang lugar ng Mt.Aragats. Ang astig, di ba? Kayo mga ka-Uzi, gusto niyo din bang makarating dito kagaya ko? Comment below, okay? Hoover Dam. Matatagpuan sa silangang bahagi ng United States sa border ng pagitan ng Nevada at Arizona. Ang napakalaking structure na ito na itinayo sa pagitan ng 1931 at 1936 ay may taas na 726 feet at may 1,244 feet na haba sa crest. Naglalaman ng 3,360,000 cubic meters ng kongkreto. Orihinal na kilala bilang Boulder Dam mula 1933 at opisyal na itong pinangalanan na Hoover Dam bilang pagpupugay kay President Herbert Hoover sa pamamagitan ng isang magkasanid na resolusyon ng Kongreso noong 1947. Ang nasabing napakalaking dam na ito ay itinayo upang makapagsupply ng kuryente sa California. Ito ang isa sa mga pangunahing atraksyon sa United States. Dahil marami ang gusto ding personal na sumubok ng kakaibang eksperimento dito upang sila mismo ang makasaksi at magpatunay ng gravity defying mula sa itaas ng naturang dam. At totoo nga, marami ang nagulat at nagpatunay na din ng isang kakaibang nangyayari kapag nagbubuhos sila ng isang bote ng tubig sa gilid ng napakalaking pader, ang likidong ibinuhos ay pataas at hindi bumabagsak sa ibaba ng dam. Bakit nga kaya? Paliwanag ng mga siyentipiko, ang mismong pagkakagawa ng dam ay pinapalakas ang daloy ng hangin at ang pwersa ng daloy ng hangin na ito ay pataas dahil sa istruktura at disenyo ng naturang dam. Dahilan kaya ang ibinubuhos na tubig ay nagiging pataas sa halip na bumababa. Marahil ikaw din ay napabilib, di ba? Kung magagawi ka malapit sa Las Vegas,
Pupuntahan mo din ba ito para gawin ang nakakaaliw na experiment na ito? Pag-usapan natin sa comment section, mga ka-Uzi. Reversed waterfall o Faroe Islands. Ano kaya magiging reaction mo pag nakakita ka ng waterfalls na hindi nagfo-fall? Huwag mo ko tawanan, ka-Uzi, dahil oo, maraming mga talon na tulad nito sa mundo. At isa na nga dito, ang reversed waterfalls o Faroe Islands, na matatagpuan sa karagatang Atlantiko sa pagitan ng Scotland at Iceland. Ang kagila-gilala sa sandali na ito ay nahuli sa kamera nang si Sammy Jacobson ay lumabas upang mag-film ng nature sa 1,500-foot sea cliff. Kaya naman laking tuwa niya nang matsyempohan niya itong kamanghamanghang pwersa ng kalikasan sa iPhone 11 ng kanyang kapatid. Wala nga bang gravity sa mga ganitong lugar kaya hindi bumabagsak ang tubig gaya ng ibang mga waterfalls? Paliwanag ng mga eksperto, ang lakas at pwersa ng hangin lang ang posibleng pangunahing paliwanag na siyang nagtutulak sa tubig upang gumalaw ito pataas instead na pabagsak. Nakakaaliw, di ba? Kumbinsido ka ba sa paliwanag nila, ka-Uzi? Ikaw, may naiisip ka bang ibang dahilan ng kakaibang paggalaw ng bahagi ng tubig na ito? At kung meron ka bang ibang version at paliwanag sa mga nabanggit kong kakaibang lugar na ito, feel free na ikwento sa comment section para mas marami pa din kami matutunan. Salamat sa panonood, mga ka-Uzi! First part pa lang to ng topic na to. See you sa mga susunod kong videos. Bye!